Today's video, gagawa tayo ng inihaw na pusit with marinated na cook. So, ayan po, mamarinate natin ng cook para yung amoy niya, yung malansa, hindi masyadong malansa. Ayan siya. Tapos, recipe, ito yung mga ingredients. Tapos, sibuyas, bawang, at saka luya. Then, siling mahaba. Green chili. Green chili po. So, mamaya guys, hintayin nyo po kung paano gagawin. Ito i-slice yung tomato. So, i-slice lang na ganyan. Ganyan lang siya. Tapos, kailangan guys, dalawang tomato po yung ilalagay ninyo para mag-fit doon sa poset. Ayan. Ayan guys, slice nyo lang siya ng ayan. Ayan. Tapos, sibuyas. Tapos, pagkatapos ng tomato, susunod natin yung sibuyas. Ayan yun po. So, ganyan lang, huwag masyadong maliit. Kasi yung sibuyas, para mas lalong malinamnam yung sibuyas. I-chop lang natin yung ganyan, hindi naman masyadong maliit. Tama lang. Pause na. Sige po. Tapos, pagkatapos po, pagkatapos siwain yung sibuyas, garlic naman po, or bawang. Ganyan. Pero kailangan i-chop mo siya ng maliit na maliit. Kasi yung bawang, dalawang piraso lang yung ginamit ko. Dalawang piraso lang. Kasi actually, yung bawang, pang, para lang naman umamoy. Para masarap yung aroma ng pusit natin na inihaw. Ayan. Ayan. Tapos, pagkatapos ng bawang, isusunod natin ng luya. Yung luya po. Pero dapat yung luya, i-chop mo lang natin. I-chop lang na maliit. Maliit lang ganyan. Okay na yung mga ganitong karami para sa isang pusit. Okay na yung ganyan. Basta damihin lang po yung tomato. Tapos, isusunod natin yung spadang sili or green sili na mahaba. Ayan. Bali, hindi naman, mga tatlong piraso lang okay na yun. Tatlong piraso lang yung gagamitin natin. Ayan. Ketchup lang. Huwag naman masyadong maliit. Huwag naman masyadong maliit. Tama lang. Ketchup. Ayan. So, tapos na po yung ingredients na ng ating pusit. Bali, garlic. Ingredients lang, simple lang po yung ingredients niya. Garlic, luya, tapos dahon. Sili, green sili, sibuyas, at saka kamatis lang po. Bali, ayan yung pusit natin. Minarinate natin sa cook. Ito po yung cook na minarinate natin. So, imamarinate natin for 30 minutes. Then, after that, pwede na natin ilagay yung ingredients niya. Ayan, guys. So, i-update ko kayo pag luto na siya. Ayan, guys. Ganyan po yung paglagay ng ingredients sa pusit. So, lalagay na niya. Lalagay niya yung pusit. Yung ingredients sa ilalim ng pusit. So, ganyan lang. So, dapat guys, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kunti lang yung paglagay para hindi maitapon. Sayang lang din. So, ganyan siya. Wow, ang sarap. Nakaka-excite. Ayan, bali, ang ginamit naming ingredients, yung kamatis po. Bali, yung kamatis, dapat dalawang kamatis. Tapos, dalawang kamatis. Tapos, isang sibuyas. Yung malaking sibuyas sa size medium. Tapos, yung maliit lang din na garlic, yung isang buong garlic po. Pero hindi yung large, dapat yung medium size na garlic. At saka yung luya. Yung luya, medium lang din. Hindi naman ganun karami. Pero mas dinamihan namin yung tomato. Mas dinamihan namin yun kasi mas malasa siya. And then, after nun, inagyan din namin ng tatlong pirasong green chili po. Ayan. So, kailangan isuksok para hanggang doon sa baba, malagyan. Ayan. So, afternoon guys, nalagay na ba yung tanglad sa loob? So, pwede nang ilagay yung tanglad sa loob. Pero, guys, tips lang ha. Unahin mo muna yung tanglad. Tanglad muna, tapos bago yung dinurog na ingredients niya. And then, after that, pwede mo na siyang tahiin. Na optional lang naman eh. Kung gusto mong ibalot sa foil, pwede rin. Pero, ako mas gusto ko po yung tahiin lang. Kaysa ibalot pa sa foil. Kasi mas masarap eh. So, ayan na guys. Guys, umuusok pa. Bali guys, tips lang po. Yung minarinate nyo po na cook, ayan. Ayan po. Pwede nyo pong lagyan ng oil. Tapos, pwede nyo pong iibuhos dyan.
So tignan nyo guys, ang sarap ng amoy. Wow. Ayan. Umuusok-usok pa oh. So ayan na guys, inilagay na natin siya sa may uling. Pero dapat yung uling wag masyadong malakas ha. Dapat paunti lang kasi para hindi siya mabilis maluto. Dapat yung sakto lang. Ayan, tapos inilagay namin ng aspil, yung tawag niyan. Nilagay namin yan para hindi mahulog yung ingredients. At least makatch niya yung, pero yung mga tubig niya okay lang guys, yung tubig mahulog. Kasi may mga excess tubig ng mga ingredients. So ayan na guys, inilagay na namin dyan. So ayan na guys, inilagay na natin siya sa may uling. Pero dapat yung uling wag masyadong malakas ha. Dapat paunti lang kasi para hindi siya mabilis maluto. Dapat yung sakto lang. Ayan, tapos inilagyan namin ng aspil, yung tawag niyan. Nilagay namin yan para hindi mahulog yung ingredients. At least makatch niya yung, pero yung mga tubig niya okay lang guys, na yung tubig mahulog. Kasi may mga excess tubig ng mga ingredients. So ayan na guys, inilagay na namin dyan. Ayan.